ng makihula, makisaya at manalo ng papremyo dito sa Family Feud. Please welcome our host, ang ating kapuso, Dingdong Dante. Welcome. Mga kapuso, huhulaan ko kung ano ang pakiramdam nyo ngayon. I think you feel September-rific. Nakaka, do you feel September-rific? Yeah! Expected na yan dito sa pinakamasayang family game show sa buong mundo dahil ito ang Family Feud! Talagang September-rific dito dahil lahat po may chance manalo ng cash. Mula po sa contestants, sa viewers, pati siyempre yung studio audience. Gusto niyo ba yun? Kaya simulan natin ang game. Narito na ang mga maglalaban, mga reyna at hari ng sexy movies as far back as 40 years ago. Ang unang team, walang kupas, ang ganda. Ang team, gandang 80s. Pinamumunuan po ng sexy reyna sa takilya noong dekada 80. Salamat po sa mga pelikulang Mahilig, Erotica at 1984 Metro Manila Best Film Nominee, ang Ala Paab. Please all welcome Tanya Gomez-Bistania. Hello po. Thank you for having us. It's our pleasure, Miss Tanya. Miss Tanya, sino-sino pa makakasama natin ngayon? Nasa tabi ko ay ang babae na nagbida sa pelikulang Nene, si Miss Vida Verde. Hi, Miss Vida. Hello. Welcome. Ang sumunod naman, kasama ko siya sa Good Time Girls noong araw, Miss Cristina Crisol. Hello, Ma'am Cristina. Hello. Welcome. And of course, yung nasa dulo, yan, kasama ko yan sa Alapaab. Sa Alapaab. At saka sa Lihim ng Kalapati, Miss Isadora. Hello, Miss Isadora. Hi, thank you. Grabe, no? Dati, no, siguro, ang dami mga pelikula sa isang taon. Maraming mga pelikulang napapanood natin. Totoo. Especially noong 80s. Yes. At dahil dyan, meron po tayong throwback photo na ipapakita ni Miss Tanya. Wala pong pagbabago talaga. Tingnan po natin. Wow! Grabe. Nakakainis naman. Wala talagang nagbago, Miss Tanya. Talaga ba? At dahil siguro doon, yung I think two out of three ng mga anak ko yung nasa industriya rin. Yes, oo. Yung ikakwento ko na, Dingdong. Dong, yung panganay ko, dati siya nga DOP ng Front Row GMA. Tapos ngayon, film director na siya. Nag-direct siya ng pagtatag ng SB19. Siya yung nag-direct nun, anak ko yun. It's a documentary. Yes, Jed, director yes. Jed Regala. And then, yung gitna ako naman, si Jem, nasa States siya, nag-aaral siya ng law, pero para legal graduate na siya. And yung bunso ko naman is musical theater actor naman siya. Katatapos siya lang ng Burugudoy at Mula sa Buwan. Siya yes. Si Christian sa Mula sa Buwan. All in the ano pala, yes. In the entertainment industry, sa arts. Talagang manang-mana sa ina. And I'm sure mamanahin din niya yung galing sa pagsagot ng top answers. Kaya good luck po sa inyo. Gandang 80s. Thank ang makakalaban naman po nila. Ito, ang mga makikisig doon pa rin at may asim pa rin hanggang ngayon. Makikisig pa rin. Please welcome the Throwback Hotties. At ang kanilang team captain, ang nagbida sa groundbreaking movie na Virgin People, directed by the late Celso Ad Castillo. 1988 naman po. A Liu Awardee for Best Actor on Stage for Hamlet, 1989 famas in Star Wars, Best Supporting Actor for Bukas Isikat ang Araw. At eto na po, he's also a painter and a singer. Please welcome Mr. Ernie Garcia. Hello, hello. Welcome again, sir. Welcome. Sir Ernie, sino-sino ba makakasama natin mga pogi sa ating Throwback Hotties? Okay, ang katabi ko rito ay one year na gumawa ng dalawang pelikula in our 22 movies. Wow!
22 movies. Kahit ako noon, hindi ko nagawa ng ganun karami. Grabe. Member siya ng Board of Governors of Film Academy of the Philippines. Bobby Benitez. Sir Bobby. Welcome, sir. Thank you. At ang pangalawa naman ay tumatak din sa sexy films. Tatlong talong, masarbang bawal, at kapag palay naging bigas, may bumayo. Si JC! At ang ika-apat kong membro ay lumabas sa mga pelikulang Supla, Gigil, Masarap Habang Mainit, Jethro Ramirez. Yes, Sir Jethro! Welcome din! Ako, alam nyo, kung siyempre si Ma'am Tanya, meron tayong throwback picture. May throwback picture din tayo para kay Sir Ernie. Meron. Sir Ernie, eto po, matang ano. Yan! Yes, sir! Anong taon po kayo ito? Picture ko yan eh, when I was starting. So, late 70s. Late 70s. Parang yan po yung talagang tinaguri ang headshot pag hinihingi po right. Sa mga pelikula. And the title of my concerts then was The Animal. Kaya naman puro animal skin. Animal skin, wow. Hanip. Grabe. Thank you, Sir Ernie. And thank you sa ating throwback hotties. Good luck po sa inyo. Thank you. Guys, eto na po. Ang tanong, sino po sa kanila makakakuha ng 200,000 pesos? Gusto ko na rin malaman. Kaya, Miss Tanya, Mr. Ernie, let's play round one. Nananerbis yata. Papabrenas. Patalo ka! Good luck po. Top 6 answers on the board. Sa paanong paraan nagkakahawaan ng virus ang mga tao? Sa hinga. Sa hinga. I'll give you a chance, Miss Tanya. Be specific. Anong activity which involves yung hininga? Bakit pag kayo... Pag nagsasalita ka, tumatalsik yung laway pag mo. Pag nagsasalita. Okay, nagsasalita. Nandiyan ba yun? Nagsasalita. Meron. Nandiyan. Sa? Sir Ernie, sa paanong paraan nagkakahawaan ng virus ang mga tao? Pag-ipaghalikan. Pag nakikipaghalikan. Pare sa mga pelikula. Yes. Pag may mga kissing scene. Paano yun? Exactly. Kaya ngayon, meron na mga testing, di ba? Oo, testing kailangan mo na pag-toothbrush. Oo, tayo na pag-toothbrush. Nandyan ba ang halikan? Yes. Eh, di ba trya lang to? Play! Play? Play. Alright, Miss Tanya, balik muna tayo. Ito na po, throwback hotie, Sir Bobby. Sa paano paraan kaya nagkakahawaan ng virus sa mga tao? Sa pakikipagtalik. Wala! Survey says... Oh, wala dyan. So, JC, sa paano paraan kaya nagkakahawaan ng virus sa mga tao? Pag bumabahin. Bumabahin. Wala! Dapat, lagi nakatawin kung may mask. Yung sa bang bumabahin. So, Jethro, sa paanong paraan nagkakahawaan ng virus ang mga tao? Pagka naghihiraman ng baso. Yun, naghihiraman ng baso, naghihiraman ng gamit. Nandiyan ba yun? Services? Wala! Okay, pwede na pa kayo mag-huddle. Usap-usap na po kayo kung ano'y sagot. Sir Ernie? Pakikipagyakapan. Pakikipagyakapan. Services? Wala! Alam na nila. Ma'am Isadora, ano pa kaya ito? Blood transfusion at saka injection. Blood transfusion, injection, Ma'am Christina. Pag-ubo. Ms. Vida? Pawis. Isang tamang sagot lang, Ma'am Tanya. Sa paanong paraan nagkakahawaan ng virus ang mga tao? Injection, blood transfusion. Injection or blood transfusion. Andyan ba yun? Survey says... Yes. Dahil po dyan, may 58 points na sa round 1 ang gandang 80s. Pero may tatlong rounds pa tayo. Gentlemen, may tatlong rounds pa. At siyempre, may dalawa pa tayong binahulaan dito. Marvin po. Marvin? From Zambales. From Zambales. Opo. Kamusta ka, Marvin? Okay naman po. Okay ka lang? Okay lang po. Pwede naman tayo magkalapit, walang problema. Sa akin, walang problema, wala akong virus. Okay na okay po, Kuya Dong. Hey, Marvin.
Sa paanong parang kaya nagkakahawa ng virus sa mga tao? For 5,000 pesos. Kasi alam mo, gusto natin makakuha kagad. Ikaw na kaya kumuha. Simple lang, Kuya Dong. Shake hands. Oh? Opo, sir. Opo, Kuya Dong. Tap hands, sir! Pwede ba yun? Sir. Pwede yun, Kuya Dong. Shake hands lang, hawa kagad? Opo. Dito natin, guys. Nandyan ba ang handshake? Congratulations. Salamat po. Pwede mo na uwi yan. Sa'yo na yan. Oh, guys. May isa pa. Reveal na natin. Number one. Tama. Tama. Nakatutok pa rin guys sa Family Feud. Siguradong mag-iinit pa po ang laban sa pagitan ng gandang 80s at throwback hotties. So far, nakakascore na po ang gandang 80s. May 58 points na sila. But this time, magtatapat naman sina Miss Vida and Mr. Bobby. Let's play round two! Yes! Good luck! Top 7 answers are on the board. Fill in the blank. Sabik sa blank. Miss Vida, sabik sa pagmamahal. Sa pagmamahal. Sabik sa pagmamahal. Top answer. Pass or play po? Play! Alright, Sir Bobby, balik muna tayo. Sabik sa pagmamahal. Ma'am Christina, fill in the blank. Sabik sa blank. Sabik ako sa pagmamahal mo. Sa pagmamahal. Uy! Yun lang. Ay, pero naman. Ulit lang. Pero tama naman po yan. Miss Isadora, sabik sa blank. Sabik sa pagkain. Sa pagkain. Survey says. Oh, yes. Miss Tanya, sabik sa blank. Kung may sabik sa pagkain, may sabik siguro sa pagtulog. Ay, oo. Lalo na yung mga sobrang pagod na. Pag pagod na pagod ka na, di ba? Sabik na akong matulog. Correct. Nandiyan ba yung matulog? Oh! Oh. Fill in the blank, ma'am. Sabik sa? Anak. Sabik sa anak. Nananabik sa saya. Siguro sa mga anak niya na makapiling ang mga anak. Sabik sa anak. Wala. Ito, Ma'am Christina. I'll give you a chance. Again. Sabik sa blank. Sabik sa? Sa'yo. Sa'yo. Survey says, ay, wala. Guys, ito na po, mga hogi nating contestants. Alam kong makukuha nila to. Sabik sa blank, Sir Jethro. Sabik sa pera, pangmasa. Sabik sa pera, Sir JC. Sa mga tambay, sabik sa alak. Sabik sa alak, Sir Bobby. Sabik sa pulutan. Sabik sa pulutan. Kung may sabik sa alak, may sabik sa pulutan. Pero Sir Ernie, isang tamang sagot lang tayo. Sabik sa magkapamilya. Sabik na magkapamilya. Magkapamilya. Sabik na magkapamilya. Malalim to. Malalim. Sabik na. Parang ano eh, masabik magkaroon ng pamilya. Okay. Nandiyan po ba yan sa survey? Boom! Dahil po dyan, panalo na naman ang gandang 80s. May 112 points po sila. Pero marami pa po tayong hindi nakukuha sa board. Ano ba yan? Eto na. Okay. Sige. Pangalan po? Shell po. From Caloocan. Yan. Okay. Simple lang naman ang tanong ko. Ikaw ba eh, may pananabik kahit papano sa mga iba't ibang mga bagay o tao? Meron po. Meron? Yes. So ito tanong ko, fill in the blank for 5,000 pesos. Sabik sa blank. Yakap at halik. Dalawa? Pwede. Either or. O isa na lang muna. Yakap muna tayo kasi yun ang unang sinabi. O guys, for 5,000 pesos, nandiyan ba sabik sa yakap? Congratulations! Thank you! Pero meron pa tayong tatlo! Everybody, we'll see number 6, please. Sabik sa atensyon. Number 5. Yan, lakwatsero. And finally, number 4.
Kala ko yun ang sasabihin nyo, eh. Halik. Nanunod pa rin po kayo ng Family Feud. Gaya ng mga kababayan natin dyan. Dyan po sa taga-Banawe, Pugao. Thank you for watching. Taranglanwe, Paisiha. O Jongan Romblon. Barangay Daniel Fajardo, Las Piñas. Mga tiga. Bangi, Ilocos Norte. Gulod na Baliches, Quezon City. Barotac, Nuevo, Iloilo. Mwah! Thank you sa inyo. At Baclaran, Paranaque. Sana po ay laging September-rific ang inyong panonood. Now, balik po tayo sa laro. Ang gandang 80s ay nangunguna with 112 points. Kaya ahabol na daw ang throwback parties. Kaya next up po si Miss Christina, Sir JC. Let's go play round 3. Good luck! Double points round. Top 7 answers are on the board. Kapag sinabing ma-impluensya ang isang tao, pag sinabi yan, ma-impluensya yan, ano kaya ang profesyon o trabaho niya? Go. Sir JC. Lawyer. Lawyer. Ay, nandiyan pa. Ang lawyer. Yes! Top 2. Pero Ma'am Christina, pag sinabing ma-impluensya ang isang tao, kaya ang profesyon o trabaho niya? Politiko. Politiko! Survey says, politiko. Yep. Miss Christina, pass or play? Play. Alright, let's place out the third round. Tingnan natin. Ma'am Isadora, eto, pag sinabi kong ma-influensya ang isang tao, ano kaya ang profesyon o trabaho nito? Company boss or OIC. Company boss. Nandiyan ba ang company boss? Ay, wala. Dahil niya, pag sinabing ma-influensya ang isang tao, ano kaya ang profesyon o trabaho niya? Pare. Pare? Talaga naman. Pero ma-influensya talaga. Nandiyan ba ang pare? Ay, wala. Miss Vida, pag sinabing ma-influensya ang isang tao, ano kaya ang profesyon o trabaho niya? Militar. Military. Wow. Nandiyan ba military? Yup. Bago kayo sumagot, baka yung mga kababayan sa Pampanga nanonood sa atin, Masantol Hello, Pampanga. Hello, para sa kababayan ko sa Masantol Pampanga. Yan. Maya Pabeni, Albeni po ha. There you go. Pag sinabi pong may impluensya ang isang tao, ano kaya ang profesyon o trabaho niya? Judge. Judge. Wow, nandiyan ba ang judge? Wala. Okay, throwback hatis. Ito po ha, Sir Ernie ha, kayo po may final answer, pero recommendation. So Jethro, ano kaya? Police. Police? Yeah. With the same, police. Police then, Sir Bobby? Vlogger or social media influencer. Vlogger or social media influencer. Okay, Sir Ernie, ulitin ko, pag sinabing ma-influensya, ano kaya ang profesyon o trabaho ng isang tao? Sikat na artista. Sikat na artista. Pag tama po sila rito, nakakapultos na sila o baka lumamang pa. Nandiyan ba ang sikat na artista? Wow! Pero ito po, latest score. After 3 rounds, ito po, 112 ang gandang 80s, 106 po. Digit na digit! Pero ito po yung mga hindi nahulaan. Tignan natin, ha? Number 7, please. Teacher. Number 6. Vlogger. Sinagutin ni Sir Bobby Benitez. And number 3, sina Jesse. Ito po, grabe, isang round na lang, oh, pero grabe, lupit nun kasi times 3 na po ang susunod dahil ito na yung triple points round sa pagbabalik na Family Feud. Welcome back to Family Feud! Ito na, recap the scores. Ang gandang 80s ay may 112 points. 112. Pero ang throwback hotties na kami nag-ahabol lang with 106. Sobrang dikit. Pero ingat ha, kahit leading po, eh, wala pong kasiguraduhang manalo dahil itong triple points round, anything can happen. Kaya ito doon natin, Miss Isadora and Sir Jethro, let's play the final round. Come on. Good luck! Triple points round. Top 4 answers are on the board. Magbigay ng salitang pwedeng mag-describe sa kapre. Go! Mas Isadora. Matangkad. Sure akong pasok yan. Hindi ko lang alam kung anong ranking. Nandyan ba ang matangkad? Ma'am, pass or play? Play. Sir, balik ko muna tayo. Ito na, final round. Gandang 80s, listahan niya.
Ano po, magbigay ng salitang pwedeng mag-describe sa kapre? Nakakatakot! Nakakatakot! That's about, nakakatakot bang kapre? Wala. Miss Vida, salitang pwede mag-describe sa kapre? Tikbalang! Parang pinsan ng kapre yun. Oo, nakameron! Mukhang tikbalang! Pareho po silang nasa Philippine folklore. Nandyan ba ang tikbalang? Wala, 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 wala. Miss Christina, magbigay ng salitang pag-describe sa kapre. Nakakatakot. Nakakatakot? Ah, sinabi mo na. Ay, ano ba yan? Okay lang yan. Wala, wala, wala. Naulit. Wala yan! Wala! Nako, eto na. Ano, goodbye na ba ito? Isa lang ang kailangan natin, tatlo pa ito, magbigay ng salitang pa-describe kundi natin din mo nasabi kanina sa word na kapre or sa kapre. Nananabako. Nananabako. Sir JC? Mabalahibo. Mabalahibo. Sir Bobby? Maitim. Maitim. Alright, Sir Ernie? Isa lang ang kailangan natin, salitang pwede mag-describe sa kapre for the win. Naninigarilyo. Nini Garillo. Okay. Kung tama po sila, panalo na po sila. Pero kung hindi, mapupunta sa inyo. Ang tanong, nandiyan ba yan? Wala! Wala! Nini Garillo. Wala! Wala! Oh, guys. Tingnan natin, number two. Tama. Sino nagsabi may team, Sir Bobby? Number three. Tama rin, mabalahibo. And number four. Pero totoo naman eh. Ininigay, di ba yung may tabako pa eh. Yun talaga, ako, growing up, yun talaga yung una ko naiisip. Anyway, maraming salamat. Ang final score natin. Gandang 80s, 307. Throwback Harris, 106. Sir Jethro, maraming salamat. Napakahusay. Para yung nag-a-take. Sa muli. Sir Bobby. Thank you, sir. Maraming salamat po. Sir Ernie. Meron pa rin 50,000 from Family Feud. Maraming salamat po. At siyempre ha, gandang 80s. Akala nyo ha. May 100,000 pesos sa Tammy Stans. Now, doblihin po natin sa Fast Money. Sino maglalaro? And... Tanya and... Bida. Tanya and Bida. Sila po maglalaro. Kaya good luck po sa kanila. Nagbabalik po ang Family Feud. Kasama natin si Ma'am Tanya ng gandang 80s. Sobrang happy nila kasi may 100,000 na po sila. Pero siyempre, pwede pang madoble sa Fast Money para magkaroon ng total cash prize of 200,000. At siyempre, may 20,000 din na napili nilang charity. Ano bang napili niya, Ma'am Tanya? The Love Life Project for Health and Environment. Yan, the Love Life Project for Health and Environment. Ito na po, Fast Money Round na. So, wish natin na makuha nila ang jackpot. Give me 20 seconds on the clock, please. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kadaldal kapag nalalasing? Go. 10. Ang masipag na nanay, kayang pagsabayin ang paglalaba at black. Pamamlansya. Ano ang pwedeng gawin sa sidewalk o bangketa? Magkitinda ng kariton. Kapag sinabing torpe, ang lalaki ay black. Hindi nagsasalita. Anong laman ng bulsa mo ngayon? Pera. Let's go, Ms. Tanya. On a scale of 1 to 10, gaano ka kadaldal kapag nalalasing? 10. Parang lahat naman yata. Nandiyan po ba ang 10? Nandiyan! Ang masipag na nanay, kaya pagsabayin ng paglalaba at pamamlansya. At pasma ang abot. Nandiyan ba ang pamamlansya? Wala po. Ay, sorry. Wala pa. Okay lang. Ano ang pwedeng gawin sa sidewalk o bangketa, sabi mo eh? Magtinda. Ang sabi ng survey ay, wow! Nice one. Pag sinabing torpe ang lalaki ay, hindi nagsasalita. Survey says, wow! Nice. Ang laman ng bulsa mo ngayon ay, pera. Ang sabi ng survey, wow! Nice one. 105! Gusta niya? What a good start. Let's welcome back Vida. Ma'am, welcome back. Alam ko po ay nanonood po ang kaibigan ninyo na si Miss Myra Manibog. Nanonood po siya. Miss Myra, get well soon po mula sa amin dito sa Family Feud. Ay, may message po ba kayo kay Miss Myra? Myra, sis, para sa iyo to. Makikita po natin ngayon ang mga sagot ni Miss Tanya. Nakakuha po siya ng 105.
Ibig sabihin 95 to go. Give me 25 seconds on the clock. On a scale of 1 to 10, 10 being the highest, gaano ka kadaldal kapag nalalasing? Go. 10. 9. Ang masipag na nanay, kayang pagsabayan ang paglalaba at plank. Pagluluto. Ano ang pwedeng gawin sa sidewalk o bangketa? Nagtitinda. Bukod sa pagtitinda? Bumibili. Kapag sinabing torpe, ang lalaki ay? Mahina ang loob. Anong laman ng bulsa mo ngayon? Cellphone. We need 95 points, Miss Lida. 95? Kaya natin ito. Okay. Ano nga? Pag nalalasing daw, gaano ka daldal? On a scale of 1 to 10, sabi niyo yun, 9. Ang sabi ng survey natin. Ang top answer ay 8. Pag masipag ng nanay, kaya niyang pagsabayin ang paglalaba at pagluluto. Sabi. Ang sabi ng survey sa nanay. Top answer! Ano ang pwedeng gawin sa sidewalk o bangketa? Sabi niyo ay bumili. Ang sabi ng survey. Uy! Ang top answer dito ay magtinda. Nakuha ni Miss Tanya. Pag sinabing torpe ang lalaki ay, sabi mo, mahina ang loob. Ang sabi ng survey ay... Sa mo ngayon for 200,000 pesos, Miss Vida. Ang sabi niyo, cellphone. Pero ang tanong, yung sinurvey ba natin isang daang tao ay may cellphone sa bulsa? Ano sabi mo dyan? Ay pera, pero sumunod yung cellphone. Congratulations! Nanalo po sila ng 200,000 pesos. Sobra-sobra pa yung puntos. Ano pong masasabi niyo sa inyong pagkapanalo? Masaya kami kasi hindi namin ina-expect. Oh, tinanero na kami. Akala nyo nga, practice lang. Akala nyo na magagaling kami. Pero kung nag-attend talaga, Bernie, dahil sa'yo nanalo kami. Maraming salamat. Thank you rin po sa inyo, gentlemen. Sana'y maulit po ito sa susunod na pagkakataon. Maraming salamat po. Thank you po. Maraming salamat, sir. Grabe, alam niyo po, natutuwa po ako sa guest natin, alam niyo po, dahil sila po ang resibo na life goes on after whatever career in show business. In other words, Septemberific po talaga ang buhay. Kaya maraming salamat, Pilipinas. Ako po si Dingdong Dantes, araw-araw na mag-ahatid ng saya at pa-premyo. Kaya makihula at manalo dito sa Family Feud!